So hello there mga kaminis, welcome to my channel again, and we're here somewhere in EDSA. We're gonna buy a new helmet, a very known brand, Japan brand siya. We're gonna talk about yung importance ng helmet, buying a nicer helmet, durable helmet na pwede mong gamitin sa pang araw-araw mong travel using your bike. Ayan. So we're gonna go ahead and later ipapakita natin yung pupuntahan natin na shop somewhere in north. Actually pa north na ako ngayon. So I'm gonna go ahead and get our new helmet. Yeah. This shop gives the installment basis payment for new helmet, branded helmet. Isang brand lang yung kinikerry nila, wala nang ibang brand. Lumalabas siya sa mga online shops like Lazada at saka Shopee. We're gonna try to buy a helmet for installment. Alam ko kailangan mong magbayad ng 1,500 on the spot cash. And then yung susunod na mga payment mo pwede mo ibayad kada pwede mo every month. And then ganun ka kanina, range ng pinakamahal nila nasa 5,000 lang. So alam ko yung bibili natin nasa nag-range ng 3,200 for installment and then 294 for cash. Maganda yung, okay din naman kung magkakat ka, may pera ka. Pero kung wala naman, takto lang yung budget, pwede rin naman installment. Nakay sa installment, natry natin mag-install. Kasi never ba ako bili ng helmet na ng installment basis. Para sa mga ka-rider natin, yung mga kami na naghahanap ng magandang helmet, you should try this one. Kahit na wala kayong masyadong budget, siguro meron na kayong 1.5 pang down, meron na kayong helmet. Maganda at maayos. Actually napuntahan ko na siya, pero nang pumunta ako doon, wala akong dalang cash. Wala kasi doon sa description na magdadown ka ng 1.5. So kung mabisita nyo po yung page nila, huwag kayong mag-assume na wala kayong iaabot na nabayad. At least down payment 1,500, not bad. Having a nicer helmet. Quality helmet. Traffic, malalaki pa yung mga bus, malalaki yung mga sasakyan dito. So we're currently at North EDSA, SMC. Ano pa sana bibili ito, kaso may nag-sponsor sa atin. May nag-sponsor, shoutout sa iyo sponsor. Sana wala.
Diba, thank you ha. Woo! Delikado. Punta ako dito eh, sa may Bigtoneta. Gila ko helmet. Pwede ka lang, tapos ka na doon. Maaaring mo na lang sila. I don't think that's a price. Thank you. Dada sa'yo kuya. Nakakatakot talaga dito. Yo ka na. Bumababili po kayo sa akin. Tuturo ko na lang sa inyo. Paano po bang ta? Really scary. Here you go. Right here. I think marami dito bumibili para magbenta din. Mura kasi. Wow. Waterfall. And and here. Very good. Sorry. I'm just tight. Oh, it's over here. Si Kuya Jason. Kuya Jason. Diyan lang po. Andiyan ba? Sige. Yes. Hi po. May blade na kayo na medium. Wala, sir. Wala? Large po. Large. Tingnan ko. Tapos, kung yung art, medium ba yun? Yes, sir. May medium ka. Medium. Ayun, tingnan ko. Jason. So, right here, Brickstone Marketing. Pasa naman. Ay, galing ako dito. Pagkaning ganito? 3-5, sir. Kasama nito. Ayun si Sir Lucia. Ako na pa. Yes po, except lang sir dito sa nakahawa natin at sa kayo naman. Pwede nyo na buy one. Ay, Darren, sige po yung Paradise. And the salesman, I think. Yes.
dito. Ayan dito. So maybe we'll continue it later. So right now, pinag-cut off the video. And sabihin ko sa inyo kung ano yung napili ko, ma. Nakapag-decide na po tayo kung anong helmet na kukunin natin. And we're here at ano ba ito? Brickstone Marketing. And they're carrying a Japanese brand, Lovetree. I think this is authentic racing sports helmets. So, I'm gonna show you later kung anong nakuha ko. Po, I got my own Lovetree helmet. Ayan, so hawak ko ni Sir Jason. Sir Jason, salamat po for referring me. Alright. So I'm going home and maybe later we'll do a short review about the helmet. Bye. Mga kamili, no? Suot ko na yung helmet. So, bigyan ko kayo ng konting impression about the helmet. So, this is Lovetree, Japan brand. Ang kinuha ko yung art. Yung art na medium size. Multi performance 45. Hindi alam kung ano to. Yung kinayang imitation. Pero, okay to. Meron isang spoiler sa likod. Meron makita nito. Pero meron isang spoiler. Para siyang, pwede siyang pang racing ako. The reason why I buy this helmet, bumili ako ng bago dahil ilang beses nang nalaglag yung helmet na ginagamit ko pang vlog saka pang travel ko. Unang impression ko dito sa helmet na to, unang suot ko kasi medyo matikip pero nang inaayos ko na, okay naman, comfortable na ako. So, maganda din yung ano niya, yung aerodynamic. Kaya sa main spoiler kasi yung aerodynamic sa to, kahit malakas yung hangin, hindi sa yung tinatangay yung helmet mo. So unlike other helmets, like yung ginagamit ko yung anong tawag yung helmet na yun, yung pang enduro, medyo hinahangin kasi meron isang cover dito, parang tap na gano'n. So hinahangin. So, para akong tutumba pag malakas yung hangin. So, ngayon, may tetas ko naman. At kanina, may mga dala-dala ako sa mabigat yung mga dala ko. So tingnan natin ngayon kung okay ka. Pero all in all, this is a good deal. Bukod sa installment sa bigay ka lang ng on the spot cash na 1.5, tapos ikaw na bahala kung babayaran mo siya in 1 month ng 4 gigs or 2 gigs. 2 gigs naman every cut off. So pag 3 gigs hindi ko lang alam yung 3 gigs, hindi ko masyadong narinig, pero mas maganda yung 4 gigs. Yung 4 gigs every week ko magbabayad, so total ng price, tapos i-divide mo sa 4 minus yung binayad mo na down payment, 1.5. So, binayad ko 3.2. So, binayad ko. 1.5 ang binayad ko. Doon sa 3.2. 1.5. So, minus 1.5. So, matitira na lang ay 700. No. It's 1.7. Yes, 1.7. Yung 1.7 na yun, bubunuhin ko yun ng 4 na dito. So, pwede ka magbayad sa Gcash, Cebuana, hindi ko alam yung iba. So, tingnan natin. Ito yung ano pagkenta. Ito yung resibo. So, pwede kayo magbayad sa East-West. Ayan. Ayan. East-West.
Gcash, meron ding pinita sa Palawan o Cebuana saka Metro Bank. So bahala na kayo kung saan nyo iuulog doon sa bank. So kumuha ko na nagkakahalagang 3-2 to 4 apat na hulog. So yun, may iba pa ako nakita kaya lang wala yung size na gusto ko. This is medium. So yun. So sa impression din lang, maganda siya sa malakas na hangin, maganda, naririnig mo pa rin yung mga dumadaan sa sakyan. Plus, tinest ko to, medyo matibay nga siya. So para doon sa unang nandit sa dito. Ano pa? Madami sila magagandang design. So if you're after the design, yung medyo modern, sporty, meron sila doon. Madami silang magagandang helmet. Masabay na rin sila sa mga bagong design. So yun lang. So again, this is Minimine Moto. So if you like this video, review natin about the Dive 3 helmet, Japan brand. Please subscribe and share and like, of course. So kung may mga suggestion kayo na content na gusto ninyong i-review natin or kahit ano, basta tungkol sa motor, gagawin natin para mag-enjoy tayo lahat. Baka mas makatulong din sa mga kapwa nating rider. So this is Minimine Moto signing off. Ciao.